Ito po, idol, si Mario Palisok, na 61 years old po, isa pong OFW. Nirereklamo po niya yung nakarelasyon niyang pinag-aral po niya ng massage therapist at nakapagtapos po ito, idol. Binigyan niya din po lahat-lahat daw po ng gusto nito, pero pera. Nagpadala din daw po siya, idol, umabot po ng 191,000 pesos. Balikbayan box din po, idol, pero bigla na lang daw po siyang iniwan nito. Okay. Sir Mario, magandang hapon. Magandang hapon, Idol Rapi. Okay, paano niyo po nakilala itong si Miss Jessica? Nakilala ko po yan sa single mom. Single sir, dad. Hindi kayo marinig, sir. Nakilala ko po yan sa single mom, single dad. Sa dating site? Oo. Okay, nung makilala niyo po siya, niligawan niyo hanggang sa naging kayo? Nag-comment po ako sa kanya, ang ganda mo, parang ganon. Tapos, sumagot po siya. Tapos, tinawagan niya po ako ng video call. Wala pang 20 minutes, wala pa akong 5 minutes na putol na. Ngayon, sabing ganon, pasahan mo ako ng load. E paano ka ako magpapasa ng load? Hindi ako marunong. Sir ngayon, Mario? Sabi, Sir Mario, palapit po nung ano, yung mouthpiece niyo po. Yung mic niyo po. Yan, ganyan po. Sige po, sir. Go ahead po. Ngayon po, nung ano, sabi ko, bigyan mo ako ng address mo at magpapadala ako sa iyo ng pera, pang load mo. Doon po nagsimula. Oh, okay. So, hanggang sa? Hanggang sa panay po ang hingi niya sa akin ng pera, padala naman ako ng padala sa Mr. Nunyon at saka sa Pinoy Express. Eh, ba't po kayo nagpapadala, sir? Eh kasi ho, nagkaigihan na ho kami. Ang tawag niya na sa akin, loves. Okay. Eh, meron anong puso sa umakit dito sa cellphone ko pag yung tinatawagan niya ako. Oh, okay. So, nabighali po kayo? Oho, talaga. In fairness naman, maganda si Madam. Maganda si Ma'am Jessica. Okay. Oo, maganda ho. Maganda talaga. Okay, at pinaaral niyo pa rin daw siya? Oh, pinag-aral ko siya ng massage therapist. Pumasa ko siya sa in-situ, pero pagdating ko dito, hindi ho ako namasahe. Hindi kayo namasahe? Hindi siya marunong. Okay, pero nagkita na po kayo in person ito, sir. Pinuntahan ko sa bahay niya para siyang natuklaw na ahas. Para siyang natuklaw na ahas? Anong ibig sabihin noon? Natulala. Bakit ho siya natulala? May karelasyon na pala siya at saka hindi na siya nakatira doon sa dati niyang bahay at may inuubahan na pala silang bahay sa Sunriser sa ano. Ang tanong sir, ang tanong doon sa mga nabigay-bigay mo sa kanya, si Anaconda ba nakapasok na sa kuweba? Ay, wala ako. Hindi ho nalibing. Hindi. Okay, sige. Kausapin natin si Miss Jessica Pinpin nasa linya ng telepono. Madam Jessica, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Ito po, si Sir Mario nasa kabilang linya. Opo, sir. Narinig naman po, ma'am, yung mga pinagsasabi niya. Sir, ganito po kasi yan. Sige po, ma'am. Number one po, sir, nakilala ko po yan. Opo, totoo po. Tapos po, tumawag po siya sa akin. Kasi po, unlimited text lang po ako. 10 lang po yun. 200 MB lang po. Tapos po, nung tumawag po siya sa akin, sabi ko wala na akong load kasi ayaw niya po mag-chat kasi daw po malabo na yung mata niya. So tumawag po ako, sabi ko wala na akong load. Kung gusto mo, pasahan mo na lang ako ng 50 po. Okay. Last September po yun, sir, nagkausap po kami niyan. Ako, sabi niya po sa akin, pasa mo na lang papaloadan kita. Sabi ko, wag na nakakahiya kasi po hindi naman po ako nanghihingi ng load eh. Tapos po, pinasahan niya po ako ng 3-5 po. Pagkapasa niya po sa akin ng 3-5, pinaload ko po, magkausap po kami simula umaga hanggang hapon, tapos gabi hanggang ating gabi po, sir. Nag-attend po ako sa anak ko sa school. Kasi okay po, sir, sabi niya po sa akin, kaya po gusto niya akong tulungan, kwento ko po yung buhay ko sa kanya na ako isang single mom, dalawa ang aking anak. Pero ang una niya po sinabi sa akin, gusto niya lang po akong tulungan kasi po, naawa po siya sa kalagayan ko. Nagkwentuhan po kami niyan, sir, puro usap po. Tsaka po, sir, wala po akong hinihingi sa kanyang pera. Siya po yung kusa nagpapadala sa akin. Meron po akong screenshot ng mga chat namin. Tsaka okay po, sir, sige, at nakausap po kami, sir, gabi-gabi, sir. Okay, ma'am, sandali, mama.
bigyan ko kayo ng pagkakataon na makausap po si Sir Mario. Mas maganda ko kung dalawa kayo mag-usap kasi iba din po yung sinasabi niya. Sir Mario, kausapin niyo po si Madam Jessica. Sige po. Go ahead po, sir. Ano ngayon? Nandito na Mario. Oo, oh, alam ko naman, matagal mo na ako, hila mo na sa ibang bansa ka pa. Ikaw gusto mong sumama ako sa iyo, pero wag mo akong pilitin kasi unang-una, ako yung makakaramdam kung gusto ko sumama. May pamilya ka, may asawa ka, kasal ka, nasama ako sa iyo. Gusto mo may pakulpak na asawa mo? Hindi ano yung ano, hindi yung asawa ang problema dito, niloko mo ako. Hindi kita niloko, ikaw ang naloko kasi ikaw yung may asawa. Nakita ko sa FB Aurora Palisok, pinignan ko, nag-post siya ng February 2020, I miss you, picture yung dalawa. Tapos February 2019, February 19, umuwi ka, nag-feature kayo na nakaakbay ka sa kanya. Hindi ko pwedeng pasukin yung relasyon na alam kong may yung kasal ka, ayokong manila ng pamilya mo. Tapos nag-send ka pa sa akin na kaya mong may jowa ka sa Amerika. Sinin mo sa akin yan, may picture kayo, di ba nagkayakap? Ang sabi mo sa akin, kaya mo silang iwan kasi may pera na sila. Kasi gusto ko umasenso yung buhay ko. Hindi, tinanggihan ko yun, pati yung lupa mo, binibigay mo sa akin, papasok mo sa pangalan ko, hindi, sakko, ayoko. Kasi yung asawa mo, alam kong maghahabol yan. Sir. Hindi mo naman ano yun sa akin yan. Sir, Mario. Sir, Mario. Okay, ano pong reaction niyo doon sa mga sinabi niya? Eh, wala naman pong problema sa asawa ko, tsaka doon sa girlfriend ko eh. Ang ano, problema, niloko niya hawa ko. Sir, hindi ko po siya, sir, niloko, sir. Umiwas po ako, sir, kasi po alam ko may asawa po siya, sir. Ayoko po sirahin yung pamilya niya, sir. Inamin niya naman po sa akin, eh. Tsaka po may picture sila ng asawa niya. Tapos, lately na po, sir, nag-send po siya ng picture niya na wala naman daw po siya mahuhuta sa akin. Sinin niya sa akin yung picture niya na girlfriend niya sa Amerika. Pinag-aral niya daw yung mga anak niyo. Sir, ang sabi niya sa akin, sila daw, kung kaya niya daw po iwanan yun para sa akin, basta daw po, gumanda lang yung buhay. Okay, ma'am, kung alam mo pala na mayroon siyang asawa from the start, eh ba't tuloy-tuloy pa rin po yung pagtanggap mo ng mga regalo sa kanya? Sir, pagtungtong ko ng January, sinabihan ko na po siya, sabi niya, tanggap niya naman po. Ibinibigay niya po sa akin yung kusang loob niya daw po. Yun po ang sabi niya, sir, pag hindi ko po kinukuha yung pera, sinasabi niya, bakit? Tulong ko naman yun sa mga anak mo, ha. Kawawa yung mga anak mo, huwag mo na isipin yung sarili mo. Yun po yung sinasabi niya sa akin, sir. Okay, pero alam mo, ma'am, na may asawa na siya, pero tanggap pa rin, tanggap kayo ng regalo, sir, galing sa kanya. Tama? January ko na po, sir, yung January ko na po nalaman na may asawa po siya, sinurge okay, ko po, sige. Sir. Sinigilan ko na po siya, sir. Hindi na pong kami masyado nagchat-chat. Tapos po, nung umuwi po siya, pinuntahan niya po ako sa bahay namin. Tapos po, maalam po, sir, okay na kami noon, magkausap na kami. Kaya po ako, sir, nabigla pagpunta niya. Kasi po, hindi na po siya masyado nagchat sa akin. Bigla na lang po niya ako ginulat. Okay, so Tay, sir Mario. Idol. Okay, ito, may mga netizen nagsasabi. Eh, kasi ikaw, unfaithful ka sa misis mo. Ito tuloy ang nangyari sa'yo, karma. Paano yan? Idol, kasi simulat sa poll, sinabi ko sa kanya yung... sa akin. Sinabi wala ka sinabi. Huli mo nang sinabi sa akin. Bago pa lang ako kami nagkaka-chat, nagkaka-video call, sinasabi ko na sa kanya yung sa akin. Open naman ho ako sa buhay ko eh. Hindi ho ako naglilihim. Ano po? Alam ba ni Mrs. ito po, sir? Alam ni Mrs. Na karelasyon niyo po itong si Jessica at kayo po ay nagpapadala ng pera sa kanya at siya po ay pinaaral niyo bilang isang masahista. Hindi po, dahil nagkakalabuan ho kami ng misis ko. At saka, gusto ko na talagang humiwalay. Kay misis? Oo. Dahil lahat ng sinasabi ko, ayaw niyang sundin. At dahil lang po doon, ayaw niyang sumunod ni misis, naghanap ka na tuloy ng isang Jessica. Eto tuloy na pala niyo. Oo, yung pala, na-scam naman ako. In-scam mo si misis, sandali lang, in-scam mo si misis at na-scam ka rin. Oo, oh, ganun na nga ang nangyari. Iyon, to each his own. Oh, ano pong natutunan nyo rito, Sir Mario? Eh, huwag makipag-chat na lang sa mga millennials. Huwag na lang makipag-chat sa millennials. Okay, very good. At steady ka na lang kay Mrs. Oh. Sure at saka, pa yun. Idol, kung wala akong intention niya sa akin, bakit wala pang isang linggo pinadalhan niya ako ng nakabra at panty lang siya.
Oh, ah, ito. Sir, inihiling niya po yun sa akin. Sir, gusto niya po ipakita ko yung katawan ko sa kanya. Hindi, hindi ho. Siya ho talaga. Mario, huwag ka sinungaling. Sabi mo, nagbibigay ako sa'yo ng box. Pakonswelo man lang, ipakita mo naman yung sarili. Gusto niya po, sir, magubad ako. Ipakita ko sa kanya. Pakonswelo. Ayun po, nakakahiya po eh. Pakonswelo man lang daw po, sir, sa box. Kasi po, sir, yung box na pinapadala niya sa akin, sir, mga napulot niya yun. Nandun naman po sa chat na, gusto mo ba, ipapadala ko na lang sa'yo kasi wala naman daw po siya papadalaan. Okay, tapos kung bigla pong gaganyanin niya ako, sir, hindi lang ako sasama sa probinsya, sir. So tuwing meron siya pinapadala sa'yo, kailangan may pakonsuelo? May pakonsuelo daw po, sir. Ipakita ko lang daw yung langit daw po, sabi niya. Ano po yung langit? Yung ano ko po, sir. Oh, naipakita mo naman yung langit? Hindi po, sir. Hanggang sa ulap lang? Hindi po, sir. Hindi, ito, may tapalood yung ulap eh. Yung langit, okay. Ayun po yung gusto niya po yun, sir. Inihiling ko, sabi ko, ayoko. Mabuti sabi na lang. Mabuti na lang. Tama yung good decision, Miss Jessica. At least yung pinakita mo, nakabikini ka lang. Okay lang yun. Okay. Huwag lang yung, sigurado ka, wala kang pinakita na... Wala po, sir. At saka po, sir, bakit po ganyan po siya? Yung mga binigay niya sa akin, pati yung chocolate po, binabawi niya po. Eh, hindi ko naman po yung sir, hiningi sa kanya. Nabilihan niya ako ng ganyan. Siya po yung nagsabi sa akin kasi napulot niya po yun. Gusto niya yung bigay sa akin. Tas napulot? Sir, napulot yung chocolate? Saan niya napulot? Hindi po, sir, yung mga gamit, yung chocolate po binili niya. Sabi niya kung gusto ko daw pala ng chocolate. Tapos ngayon, sir, naniningil po siya. Bayaran ko daw lahat niyan, sir. Ano po yung babayad ko? Ito, sandala, sandala nga. Sir, para sa inyong dalawa, sabi ni Master Sergeant's daughter, a taste of your own poison. Sabi ni Jay Flores, karma is real. At sabi naman ni Johnson, ayan, karma na prank katuloy, sakit batay. Okay. At gumamit ng pinagbabawal na technique, sabi ni Mark Jones. Natamimi si Lolong Malandi, sabi ni Weson Lapitahe. Time, may mga nagagalit sa mga netizen. In fairness, cute si girl, sabi ni Alvin. Sir, at saka, sir, nasa Hong Kong pa lang po siya, sir. Sinasabi niya sa akin, kay Tulpo, kung manalo ka, hindi mo babayaran. Kung matalo ka, babayaran mo yan sa akin. Sabi niya po sa akin. Kasi po, natatakot po ako sa sinasabi. Okay, sige, sige. Sandali lang. Kung manalo ka... Manalo daw po... Ako, hindi ko daw po babayaran. Okay, sige. Sandali. Kahit natalo daw ako, hindi daw ako magbabayad. Okay, good. Good. Iti-take natin challenge. Mga netizen, mag-comment na kayo. Depende sa mga comment nyo, sino pinakamaraming comment pabor kay tatay at sino pinakamaraming comment pabor kay Jessica. Pag mas maraming comment kay Jessica at mas maganda ang comment about Jessica at binabash at hindi magandang comment kay tatay, ibig sabihin panalo si Jessica. Hindi, sisingit muna ako kasi siya ang nakapagsalita. Totoo ba meron kang paghamon ng ganun pag nanalo? Oo, kasi hindi ko naman ho talagang sinasabi na ipakita niya sa akin yung langit. Hindi, mamaya na po yung langit. Ito muna mga comment ng netizen. Oh. Magbilangan na tayo. Umpisan mo, Shari. Sa dyan, sa taas. Umpisan. Oh. Frank, massage therapist. Ha, ha, ha. Okay, sabi, so ibig sabihin yan, pabor kay tatay yan. Okay. Tatay, one. Okay. Nakinabang din siya. Emmy Corla, tabla boss, sabi ni Reynan Balatpa. Tabla, wala yan kung tabla. Okay, next. Okay. Oh. Galing kay Manny Nisid, kay ate tayo. Kay ate, okay. 1-1 na. Galing kay Darak. Oh. Pabor ako kay girl. Oh, dalawa na si girl. Galing kay Ria Matsumoto. Girl, bakit tinanggap mo ang pera kung ayaw mong manira ng pamilya? Okay, dalawa. 2-2. 2-2. Okay. 2-2. Hazel Hagoshos. Hagosohos. Nako, dead man na yan si tatang. Huwag nang tulungan. Manyak na DOM yan. Okay. Si ate, tatlo na. Dalawa pa lang si tatay. Demon uploader. Ibalik mo na lang ang pera para tapos na. Oh. Okay. Pareho na, tay. 3-3. Okay. Dandan Niño. The legend is born. Mangka North 2. Okay. Apat na si ate. Jay Agev. Hustler si ate. Nako. Palagi. Tay na naman. Mukhang... Gustong makita ni Manong yung langit, mukhang malapit na siya doon eh. Tanda-tanda na makarapat. Okay, 5 na si ate. Galing kay Lee. Sandali, sino una makarating sa 10? Yan ang panalo. Sige. Next. Asa na? Random, masa mo, random. Na, idol. Oh. Maging faithful ka kasi kuya sa misis mo galing kay Brent Castillo. Okay, 2-4-6 na. Sige. Both may kasalanan galing kay Nature Lover. Wala yan. Tay, wala. Okay, next. Lesson learned. Huwag magbigay ng pera basta-basta. Tapos, pag nagka-problema, scam, ipapatulfo mo. Rose Victoria. Okay, ilan na? 7 na. Panalo na yung babae, Renato Haro. 8 na. Ito. Sige.
Kay ate, galing po kay Milen O'Hara. Nine. Magpakatotoo ka naman, ate. Jen Verzien. Okay, sandi lang. Lima galing na. Kay... Habulin mo, tay. Five pa lang si tatay. Lakas ng libog ni tatay, galing kay Frank Flores. Lapo, ten. Di! Ting, 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 ting. Okay, tay. Mas marami pong kumakampi kay ate. So, panalo si ate. So, wala nang bawian, ibig sabihin. Okay? Congratulations, ate. Hindi mo na kailangan pang bawi, ibalik yung mga nabigay ni tatay kasi maraming kumakampi sa'yo doon sa hamon ni tatay. Panalo ka na. Okay, huwag niyo po ibabaw ang telepono. Pagbati na lang namin kayo off-air, bahala na si Sherry para magkaayos naman kayo itong Pasko. Okay? Sige. Hey, sir. Yes, sir. Yes, sir. Eh, kasi ho, sinasabi niya, no? Masyado naman siyang sinuwaling eh. Gusto ko raw makita yung ano yung kanya. Oh. Sawa na ho ako diyan. Sawa ka na. Ibig sabihin, oh, araw-araw nakakita ka ng ganon. May sakit ho ako, diabetes ho. Paano pa? So ibig sabihin nyo, ako, anak konti, hindi na tumatayo? Hindi na ho, wala na. Eh, ba't ka pa kasi ba't ka pa kasi humiling na makita ng kapanti siya kung ganon pala yung sitwasyon? Eh kasi ho, gusto ko ho, makasama yung ano, pumayag naman siya magsama kami doon sa probinsya at tatayuan ko siya ng salon at saka tindahan. Tay, sabi mo, diabetic ka at hindi na si Anaconda, hindi na umuobra. Eh kung ganun, ba't ka kasi umiling sa, ba't ka kasi umiling pa na makita na nakapanti siya at the same time, sabi mo kanina, hindi. Marami ka na nakikitang ganun. So ibig sabihin, maya't maya, meron kang mga kinakausap na mga girl at gusto mong makita yung kanilang langit. Hindi ho, hindi. Hindi ho ako ganun tao. Ah, okay, sige. Okay, so Tay, pagbabatiin na lang po namin kayo. Anyway, hindi ho, eh, pwede, idol eh. Kasi niloko niya ako eh. Sabi niya, hindi na raw siya makikisama sa lalaki, ganon. O ngayon, Tay, nahuli ko siya. Tay, ito po yung sentensya ng mga netizen. Nagbabasa po si Shari. Mamaya tay, babasa ulit kami. Pag ito po in-upload namin, makikita po natin kung kanino talaga kampi mga netizen. Sige na, tay. Pag na-upload po namin to, itong video at nakita namin mas marami kumakampi sa'yo, then babalikan natin, magkakaroon tayo ng part 2. Kapag halimbawa, mas marami kumakampi kay ate, then wala na tayong part 2. Okay, tay? Fair? Okay, okay. O, sige. Mga netizen, i-ready nyo na, keyboard warrior, i-ready nyo na yung mga boto nyo, kanino kayo boboto, kay ate, kay tatay, para magkaroon ng part 2. Kung wala na, kung halimbawa kay ate, kay pumapabor, wala ng part 2, tapos ng usapan at pagbabatiin ng sinasyari. Okay.